Hello mga best! Welcome back again sa aking channel, sa inyong mga bago dyan. Nice to meet you and welcome sa inyong lahat mga best. And shoutout sa inyong lahat. Sana marami kayong natutunan sa mga videos natin. Welcome sa mga bago. And sana nasa healthy, happy, and safe life kayong lahat mga best. And we pray and thank God for everything. And we pray na sana ibalik na ni Lord sa normal ang buong mundo in Jesus' name. Amen. Shoutout sa inyong lahat mga best. Yung outfit ko talaga ngayon is talagang ginong factor. So, okay for the day is ganun. So, diretso akong magbasa sa isang mga private message dito, Besh. Shoutout pala sa mga nag-private message dyan na si Sister Ellie Bernaldez, Rachel Villanueva, Kime Navares, Maria Salinga, Ronaline Villanueva, Tubis. Marami na kayo dito, Besh. At saka yung iba, nabasa ko na pala yung iba dyan. At saka Jenny Lynn Dyson. Shoutout sa inyong lahat, mga Besh. Yung ibang nag-private message dito na nabasa ko na yung iba. Sana nakita niyo na yung mga videos na yon. So, dito ako magbasa sa isa sa private message dito, Besh. And, wag ko nang banggitin yung name mo. So, sabi mo dito, "Hi, Ate Sally, kumusta na po? Napanood ko video mo sa YT. At salamat, may mga natutunan ako. My boyfriend kasi ako dito, Ate Sally. American siya. Mag 6 months na kaming magka-chat. Pero, mag 2 months pa lang kaming boyfriend. Yon. Nagtataka lang ako, bakit di pa siya umalis sa dating site? At marami siyang mga following and followers sa Instagram na mga babae na halos mga hubad na. Sabi niya, lalaki daw siya at hayaan ko daw yung Instagram niya dahil di naman siya nakipag-usap sa mga yun. Dahil mga fake at maaring pera lang din ang kailangan. Nafe-feel ko naman na seryoso siya at lagi siyang tumatawag sa video call. At nag-text kahit nasa work at nagte-text pa rin siya every break time niya. At every Sunday may virtual date kami na nag-i-enjoy naman. Nag-i-enjoy naman kami. So gusto niya akong padala ng pera dahil bilhin ko daw ang gusto ko sa Christmas. Sa Christmas gift, ayun, Christmas gift sa sarili ko. Pero sabi ko, wag na muna. Kasi kailangan niya ang pera. At di naman siya masyadong importante yung gusto ko. Hindi na masyadong importante yung gusto kong bilhin. At okay na ako sa online window shopping. Haha, tipid. Seryoso kaya siya? Pero nung una, can't afford daw siya to travel para imit ako. At gusto niya ako ang pumunta doon at ang sagot niya lahat ng gastos. Pero lately, ang sinabi niya, we will see after pandemic. Takot din daw siya na sumakay ng eroplano. Thanks and God bless po sa iyo. Salamat sa iyo, Bes. Salamat sa pag-share mo. So, yung analyze natin yung afa mo, mag 2 months pa lang kayo, 6 months na kayo magkakilala, pero 2 months kayo naging mag-boyfriend. So, pero sabi mo, bakit di pa siya umalis sa dating site? Ano ba yan? At ang daming followers niya. Ang dami niyang mga following and followers sa Instagram ng mga babae na halos mga nakahubad. Ganong factor. So, nagduda ka na. So, tandaan mo, Bes, before mo nakilala tong affirm na to, marami na siyang na-meet. So, siyempre, lalaki siya, nag-enjoy siya, naghahanap siya ng ganong factor. So, isa din yan sa mga nagpapakita na mahilig siya sa ganon. So, bakit magkaroon siya ng mga ganong factor? Hindi niya papadulan ng mga ganon or makalapit sa site niya, sa Instagram niya, ang mga ganon. Kung hindi niya hayaan, so hinayaan niya yon. So, nakapunta sa kanya yon. So, ibig sabihin, meron siyang something na may gusto siya sa mga ganon. So, ganong factor talaga yon. So, minsan nakikita yung ugali mo sa mga ginagawa mo. Ganong factor. So, dito nagtataka ka, sabi mo. Sabi niya, ano daw, yun, isa pa yun sa nagduda ka doon. So, tandaan mo, na-meet na niya yun bago ka. Kung na-meet niya yun, ang mga yun, na magkausap na kayo, yun ang malaking question mark. Pag ako noon, hindi ko papatulong sa ganon.
Halimbawa, ito, namit na kasi niya yon. So, posibleng alisin niya yun sa buhay niya. Kung talaga nakaseryoso na siya sa'yo. Ang sabi niya dati, nafe-feel mo naman na seryoso siya. Lagi siyang tumatawag. Kahit busy siya, ganun tumatawag siya. Nag-video call siya sa'yo. Ganun factor. Pero, nag-i-enjoy naman kayo. Meron kayong virtual date pag Sunday. Ganun factor. At nag-i-enjoy kayo. Gusto ka niyang padala ng pera para mabili mo yung gusto mo sa Christmas as a Christmas gift sa sarili mo. Pero sabi mo, wag na. Hindi naman importante yung mga gusto kong bilhin, ganun. So, mahilig ka lang sa online shopping, ganun factor. So, online window shopping, may ganun factor. So, tumitingin-tingin ka lang. So, hindi natuloy yung pagbigay niya ng pera. So, seryoso kaya siya. Pero nung una, sabi niya, I cannot afford. So, hindi daw niya kaya mag-travel sa Pilipina, kung saan ka para i-meet ka. Gusto niya ikaw daw pumunta doon sa country nila at siya ang bahala sa gastos. Parang ganun lang din yun, Besh. So, kung kaya niya, kung maka-afford siya na gastusin lahat ng kailangan mo, bayad sa ticket at kung ano-ano pa, para makapunta ka doon. So, ibig sabihin, may pera talaga siya para pumunta siya sa'yo. So, kung gusto talaga siya, syempre, mag-ipon muna siya. Instead na yung padalhan ka niya, ipunin niya yon para may chance din siya na ma-meet ang family mo at makita niya ang Pilipinas. Ganon ang purpose ng mga seryosong afam, na ma-meet kayo in personal. Hindi lang kayo ang gusto niyang ma-meet, kundi ang pamilya niyo. At higit sa lahat, para ma-experience din niya kung ano yung klaseng country na meron ka, anong klaseng mga tao ang meron doon. Sa mister ko kasi ganun yon. Ang mister ko, never pa yan nag-flight ng sobrang layo. Kasi pag Europe to Pilipinas, sobrang ilang oras yan. 16 hours ata kami noon. Girl factor. So, basta mahabang oras talaga sa aeroplano nakaupo. Sa mister ko, never pa yan experience yun. Pero hindi siya natakot doon. Hindi siya nag-isip ng hindi maganda. Kasi alam niya na ang pupuntahan niya, yan yung babaeng mahal niya. So, mga fam na seryoso sa inyo, hindi yan matatakot, Besh. Kahit first time nila mag-travel ng sobrang tagal, walang paki sila doon. Kasi ang mahalaga sa kanila is yung pupuntahan nila at ikaw yon. So, tandaan nyo, sabi niya, wala siyang pera, pero pupuntahin, may pera siya para pupuntahin ka doon. Ang sagot lang, wala pa siyang masyadong interest na makita ka, ma-meet ka, kasama ang pamilya mo. Ganun lang yung kasimple yon. Kung kaya nga niyang mag-afford ng mga kailangan at mag-spend ng pera, magpadala ng pera sa'yo para pang lahat ng gastusin mo, ibig sabihin may pera siya. So, kung nag-enjoy naman kayo sa ginagawa mo, Bes, pero sabihin mo sa kanya, ano ba, ikaw din ang matatanong ko, Bes, kasi buhay mo to. Saan ka ba mas komportable? Yung afam na puntahan ka talaga? Or ikaw ang unang pupunta sa kanya? Depende na lang kung disabled yung afam mo. Kung hindi talaga siya pwedeng lumipad, katulad ng sabihin ng doktor, you're not allowed to fly. So, magandang dahilan yon para ikaw talaga ang pupunta. Pero kung hindi naman disabled yung afam mo, kahit disabled, kaya nga nilang maglipad eh. Kahit nga, ano, telepad? Siyempre, kaya nilang sumakay ng aeroplano at puntahan ka kahit disabled yan. Pero kung talagang okay naman yung katawan niya, bakit hindi kanya puntahan? Pero kung seryoso naman kayo, siyempre kinikilala niyo pang isa't isa kasi 2 months pa lang kayo. So, bigyan mo siya ng chance, Best, na gawin niyo yung mga gusto niyo at gawin niya, patunayan niya yung mga gusto niya. Pero sabihin mo sa kanya, isuggest mo sa kanya, mas okay kung siya ang mismong unang pupunta at bisitahin ka. Mas okay yon. Kung talagang mahal kayo ng afam nyo, gagawa at gagawa ng paraan yan. Mahirap sa kanila yon, pero gagawa ng paraan yan dahil interesado sila sa inyo. At ikaw ang gusto nila. So, makikita nyo yan, Bas. Makikita nyo yan. Yung time ko na naghahanap ako, na-experience ko rin yung mga ganyang factor. Maraming afam na meet. Siyempre, matagal akong naghanap din. So, maraming afam na putak-putak, wala naman sa gawa. So, maraming afam na maraming dahilan. Pero yung semester na na-meet ko, lahat ng mga first flight, mga ganoon, sobrang layo, never niya na-experience yan. Pero lahat talaga ginagawa niya, yung mga sinasabi niya. Yun ang gusto ko sa mga, sa AFAM, yun ang hanap ko. At semester pumasa doon. Sa mga AFAM kasi na nagputak-putak, pero gagawin na yung pinutak, yun ang gusto ko eh. Dapat ganun din kayo. Yung sinabi nila, ay gagawin nila. Kasi mahirap yung putak ng putak, hindi ginawa. So, sa AFAM, best, pagmasdan mo to, kasi bago pa lang naman kayo. Hayaan mo siyang gawin ang gusto niya, pero i-suggest mo sa kanya na mas okay, you feel comfortable if he visit you first para he had a chance to meet your family also. Siyempre, kung interesado siya sa'yo, mahal ka niya, mahal din niya ang family mo. Mahirap kung ikaw lang minahal, Bes, mag-aaway kayo niyan. Kasi maraming naghiwalay, nag-aaway dahil ang minahal nila sa asawa lang. Ay, siyempre, yung asawa Pilipina, mahal natin ang family natin. Kung hindi nila tanggap ang family natin, is magkagulo kayo niyan. Kasi ayaw nila yung, hey, syempre ikaw yung pinakasalan ko.
mag-focus ako sa iyo. Bakit ako mag-focus sa family mo? Who cares? Hindi ko siya family. Kung ganyan ang attitude ako, ang labo niyan. So, dapat ang family niyo is interesado din silang ma-meet ang family mo. At higit sa lahat, excited din yan silang makita ang Pilipinas. Siyempre, ang ganda kayo ng Pilipinas. At siyempre, gusto nilang makita yung ibang tao. Yung mga sure nga, close na sa'yo, gusto nilang ma-meet yun. So, yan yung mga seryosong afam. Sa US, pagmasdan mo muna yan. Lahat ng gusto mong itanong mo kaagad sa kanya. Kasi siya ang makakasagot niyan. At mukhang nag-enjoy naman kayo. So, go mo lang at kumbaga, sakyan mo lang ang pangyayari. At sabi din na afam. Pero lately, ang sinabi niya sa akin, we'll see after the pandemic. So, parang habang tumatagal, nagbago yung isip niya. Ang dati gusto niya, ikaw lang pumunta doon. At ngayon, nagsabi na siya na, we'll see after the pandemic. So, tingnan daw ang after the pandemic kung ano mangyayari. So, malay mo, magbago ang isip niya at siya ang pupunta sa'yo. Basta i-suggest mo yan na mas okay na siya ang pupunta sa'yo, Besh. Good luck sa'yo, Besh. At mag-enjoy lang kayo. Ituloy mo lang yung mga bagay na nagpapasaya sa inyo. Kasi yan yung nagpapatibay ng relasyon na magkasundo kayo. At dapat may tiwala din kayo ng konti. Huwag masyadong duda sa afam ninyo. Nakakairita yung ugaling ganyan, yung masyadong manduda. So, magtiwala ka lang konti sa afam. Kunwari, ganun factor. So, mahalin mo ang sarili mo, higit pa sa afam ninyo. Kayong lahat dyan. Huwag masyadong ma-inlove sa afam nyo. Hirap na. Pag iwanan kayo, kawawa kayo dyan. Ganong factor. So, good luck sa'yo, Besh. Tuloy mo lang yung mga bagay na nagpapa-enjoy sa inyong dalawa. At tanungin mo siya sa mga bagay na nagpapagulo ng isip mo para masagot niya kaagad. Good luck sa inyong lahat. Magbasa mo na ako ng comment dito. Kay Sister, ayan. Sister Ellen Fernando, hi, ate Sally, paikot naman po ng sing-sing. Thank you po, God bless. Maraming salamat sa'yo, Besh. Ganun. Andito ka naman sa heart, Besh. Sana makatagpo ka ng afam na mahal ka. Meron ka na ba afam ngayon? Kung wala pa, maghanap ka, Besh. Ganyang factor. Kay Charissa Fugado. Hello po, ate Sally. Salamat po sa advice. Naitanong ko na po, sabi niya, very tired siya na naka-uwi. At hindi siya not feeling well. Nag-chat naman po yun sa akin na may pupuntahan siya. Yung I love you but you deserve somebody else. Doon siya namasis. Nanibago lang po kasi ako dahil palagi siya tumatawag eh. One day lang po yun, hindi kami nag-video call. At ang sabi din niya sa akin, pag may work na daw siya, once in a week na lang po kami mag-video call. Naintindihan ko naman po siya. Okay naman po kami now at isali. Hindi ko kasi maiwasan na hindi magduda po. Kaya, ayun, pasensya po haba ng message ko. God bless, Ate Sally, more power and nice clothes po. Maraming salamat, Bes. Okay, okay yung damit na yan. Grand factor. At hindi yan mahaba ang message mo, Bes. Maiksi lang yan. So, dapat yung unawa ng afam ninyo. Ang afam nyo hindi nakababad sa, ano yan, sa video ko. Masyadong busy ang mga afam, Bes. Dito, Bes, sobrang daming bayarin. You like it or not? Mag-aabot na yung mga bayarin. So, kailangan mong pumayod talaga. Lalo na pag wala ka masyadong extra income. Kung ang income mo ay yung nakabase lang dun sa isang trabaho mo, talagang kailangan mo magsipag. Pagdating sa bahay, sa iyo pa lahat. So, ganun talaga. Intindihin nyo ang afam nyo. Mahalaga at may plano siya at mayroon talagang time sa inyo. Kahit busy sila, naghanap talaga ng time para makausap ka. Hindi masyadong basihan yung laging may time na nakababad dyan. Eh, kung afam nyo ay busy, hindi pa retired, kailangan talagang kumayon. So, kailangan habaan yung pasensya nyo at unawain nyo yung afam nyo. Kasi yung buhay dito sa abroad, mostly stressful talaga yung life. So, sa afam ninyo, kailangan nila ng babaeng nakakaunawa sa kanila. At ipapakita na sa kabila ng wala silang masyadong time na maibigay sa inyo dahil busy sila, nandyan kayo na umunawa. At ipapakita nyo na mahalaga sila. Yun ang kailangan ng mga afam. Yung ma-feel nila na merong nagpapahalaga sa kanila, yun yung hahanapin nila. So kung nakita nila sa inyo yun, at huwag masyadong atat best, kayong lahat dyan, huwag masyadong habang message pag hindi nag-message yung afam nyo, nakakairita yan. Yung afam nyo na talagang pagkita, stress sa trabaho yan, pagod sa trabaho, pagod pa sa bahay, sa kanilang lahat. Tapos makita ang message yung sobrang haba, lalong ma-stress yun. So, kunting message lang, pero malaman. Ganun ang gawin ninyo. Good luck sa pag-share mo, Besh. Kay Gina M, hi, Ate Sally, para sa sender. Obvious talaga, hindi yan seryoso. Hanap na lang iba. Maraming seryoso po dyan. Yung afam ninyo na you deserve somebody else. So, minsan, tinulak na kayo ng afam nyo. Kasi hindi nila kayang mag-perform ng mga bagay na gusto nyo. So, kung kaya naman silang intindihin, it's okay, honey, I will understand you. So, maganda factor. Kung busy lang talaga, is busy. Busy is busy. So, pag ganun factor, magkita mo naman yan sa ibang performance nila. So, hi, si Sally. Saan pwede makapagsabi ng problema? Pwede ba dito sa comment na lang? Kay Sister Lynn Siling.
Pwede dito, Besh. Why not? Ganun factor. Kay Gina M. Hello, Ate Sally. I miss you more. Gusto ko talaga mga video mo. Para sa sender po, Ate Sally, naku po. Hanap na lang siya ng iba. A lot of fish in the sea. Ganun factor. Sobrang daming apa. Magtiyaga lang siya sa paghahanap. Kung ako yan, ako basura katapat niyan. Naku, ganun. At huwag na magpansin yan. At magmasin sa kanya, masaktan ka lang. Kaya huwag talaga mag-in-love sa at mag-trust ng todo. Huwag mong ipilit ang sarili mo dyan sa taong hindi para sa'yo. Thank you, Ate Sally, sa pag-read ng comment ko. I love you, Ate Sally. Maraming salamat si Sister Gina M. Si Sister Gina M, nakahanap na siya ng matinong afam, Bes. Na thank God, ang lagi niyang sinasabi. Ganun ang hanapin niyo, Bes. Meron talaga dyan. Hi, Sister Gina M. Basahin ko yung dalawang message mo, Bes. Hello, Ate Sally, para sa center po, mas okay na ginawa talaga niya lahat ng sinasabi niya. Mahirap na. Basta wag tayo mag-trust ng buo. Ganun. Ang ganda ng voices mo, Ate Sally. I wanna know what love is. May ganun factor talaga. Napakanta siguro ako dyan, Besh. So, ganun factor. Gusto kong makinig pag kumanta ka, Ate Sally. Ganahan dyan ko mawala dyan akong stress. Sige ko isip sa amo work, Ate Sally. Mabuti na lang, andyan ang afam ko na mabait nagsusupport sa akin hanggang sa ngayon. Kasi naawa sa akin. Importante, hindi ako nag-ask even 5 centavos. Miss you, Ate Sally, so much. Salamat, Bes. Ganun talaga ang gawin nyo. So, kumakanta-kanta pala ako dyan. I wanna know what love is. I want you to show me, yeah. Oh, baby. Ganun factor. Hello, Ate Sally. I miss you so much. Abangan ko lahat ng mga videos mo, Ate Sally, para dagdag kaalaman. Para sa sender po, tuloy-tuloy lang po at observe lang if gagawin niya lahat ng sinabi niya. At huwag masyadong mag-trust ng buo. 30% lang muna para if di magkatotoo at di pa tayo pinakasalan at nagbago na ang lahat, eh hindi tayo masasaktan. Go-go-go lang po tayo at enjoy-enjoy lang sa moment ninyo. Po, ayan. Para po kung ano man ang mangyari, the feeling is mutual. Take care at isali, more power and God bless. Salamat, Sister Gina M. And good luck din sa iyo, Besh. Kay Sister Mary Vic Villame, kumusta na kayo dyan, Bes? Si nanay at tatay mo. Walang Navy mag-chat or ano-ano pa dyan dahil marami ngayon. Walang taong magplano na one lang kayo mag-usap. Mga pasaway yan, ang tao na yan, puro promise yan para maniwala ka, ganun. So tama, mag-ingat kayo sa mga afam nyo, kakakilala nyo lang, nagplano na kaagad. So, gawain sa iba, mahirap yan. Kaya walang mga pasaway... Ayan, wala yan. Mapasaway yan. Iwanan ko na yan. Maafam ninyo na busy sa work, pero may future plan. Labo-labo kasi. Ganun factor. Mag-message lang kung may gusto. Kung may time. Ganun factor. Tira-tira ng oras, Besh. Ganun? Kay Eliza Shoson. Hello, si Sally. Ask ko lang. Kung seryoso, afam ko. Ask ko lang kung bakit wala siyang Facebook. Facebook at nagagalit siya. Hindi daw lahat ng pasaway. Private person daw siya. May plano na din siya at may engagement ring. Paikot po. And thanks, game factor. Ganon. Dito ko naman sa, ano, Besh, sa crown, katabi ng heart. So, posibleng nasa kanya ang galing. Medyo, ano lang itong afam mo. Prangka siya, Besh. So, hindi lahat ng afam is may Facebook. Maraming afam dito sa ibang bansa na ayaw nilang may ibang tao nakakaalam sa ginagaw nila. So, wala silang masyadong Facebook. So, matuto ka minsan na magtiwala, Besh, pero hindi buo. Kung baga, sakyan-sakyan mo lang sinabi niya. Kung totoo yan, gagawin niya yan. Itong afam mo, prangka to. So, kailangan habaan mo, pasensya mo para kaya mo siyang dalhin. May mga afam talaga, nagsabi ng totoo. Minsan, hindi mo magustuhan yan, pero nagsabi sila ng totoo. Whether you like it or not, naglabas lang sila ng totoong naramdaman nila. So, wala siyang Facebook kasi private daw siya. So, marami yan dito, Besh. Hindi yan... abnormal. Normal yung mga ganyan. Maraming dito yan ganyan. Ayaw nilang may ibang tao nakakaalam sa ginagawa nila. So, wala silang Facebook. Kung may Facebook man sila, may luma silang picture, ganun lang, at kunting photo, yun lang. Walang masyadong ano. So, kay Joros Lacson. Haha, natawa ako sa payo mo, sis. Thanks, sisi, take care always, and I'm happy to part of your vlog. Salamat, Bes. Ano ba yung video ko dyan? Yung busy sa work, pero may future plan. So, may sinabi daw ako dyan, natawa ka. Maraming salamat, natawa ka naman. Good factor. Pinay in Holland. Holy Land. Pinay in Holy Land. Ganon nga, tama ka po, madam. Relate much. Huwag pala ibigay lahat. Nakakatulong itong video payo sa mga girls out there. Ganon. Huwag masyadong ibigay lahat, Bes. Mahirap na. Minsan itago niyo yung iba. Maging factor. So, kay Wilma Wanit.
Mapagpalang araw si Sally, tama ka dyan. Huwag ipilit pag-ayaw. May inilalaan si God na much better. God bless us all and with good health. Salamat, Besh. Thank you. Kadiana Kabansag, good day si Sally. Idol talaga kita sa mga suot mong damit. Kahit anong kulay, kahit ano, kahit ukay-ukay, magaling ka magdala. Para sa Sander, okay nga yung affam mo kasi di kanya niluloko o pinapaasa. Sinabi niya yung totoo. Hanap ka na ng iba na mas okay. Pray ka lang kay God. Amen. Salamat, Sister Diana Kabansag. At salamat naman na buso mo kay Ukay ko, Besh. Ganun factor. Salamat. Sa inyong lahat dyan, shoutout sa inyong lahat, Besh. Stay care and stay safe. Happy Sunday.